Sa daan, inapansin ko nakatigil sa isang restaurant at sasakyan ni Tarun. Kinutuban ako maigi kaya pinapark ko muna sa Mang Dante. Makalampas sa building na iyon. Maya-maya pa'y lumabas din agad sa Tarun na may kaakbay na babae. Kumirot ang puso ko at ang mga mata ko naman ay nakatitig. Maigi sa dalawang tao na iyon. Naisipan kong kunan sila ng picture ngunit mabilis na nakasakay ang dalawa sa kotse ni Tarun. Nakita mo ba yun, Mang Dante? Yes po, ma'am. Makakatrabaho lang po. Huwag kayong mag-isip na masama. Paliwanag nito. Tumigil nga kayo dyan. Lalaki din kayo kaya alam nyo kung ano ang totoo. Hindi ako tanga. Pero sa ating dalawa lang muna ito at walang ibang makakaalam. Sundan natin. Nanginginig na boses ko habang kausap ang driver. Bumalik sa opisina sa Tarun at nagtungo sa parking ng building nila. Ilang minuto pa ay saka sumunod din ako sa parking lot. Wala na ang dalawa pagdating namin ni Mang Dante kaya umakyat ako at nagtungo sa security. Hinanap ko agad ang CCTV footage sa parking lot. Lumabas sa mga crew at naiwan ako mag-isa sa loob ng room. Nakita ko na naghahalikan pa ang dalawa pagkababa ng kotse ni Tarun. Hindi ko kilala ang babae at naas kong malaman kung sino ito. Sobrang nanggagalaiti ako at gusto kong patayin si Tarun at ang babaeng iyon. Pero kinalma ko ang sarili. Si Tarun naman ay muling umakyat sa kanyang opisina. Doon, nadatnan ko si Tarun at ang kasama nitong babae sa kotse na nagtatawanan sa loob ng pribadong opisina nito. Nagulat si Tarun nang bigla akong makita. Eureka, bumalik ka. What's wrong? Mahinahon na boses ni Tarun. Ito nga pala, si Jane, ang vice president ng kumpanya. Tumayo ang babae sabay sabi ng, "Hello, Mrs. De La Paz. You should call me ma'am because I'm the president's wife." Pagmamalaki ko at di ko pinansin ang inaabot na kamay para makipag-shake hands. Lumapit ako sa aking asawa at niyakap ito. Namiss kasi kita. Umalis ka agad sa resto kanina. Wala ka naman palang gagawin dito sa opisina. And you, Miss Jane, hindi ka ba busy? Bakit nandito ko sa opisina ng president? Pasarin ko sa babaeng kasama namin sa loob ng opisina. May pinag-uusapan lang kami ni Mr. President. Sabay abot ni Tarun ng mga papeles kay Jane at lumabas na din ito sa opisina ni Tarun. Nagmamadali ka ba kanina para makapagkwentuhan kay Jane? Kumpront ako kay Tarun at nagbagong aking mood nang wala na ang babae. Ano sinasabi mo dyan? Hindi kami basta nagkukwentuhan. We're discussing about business. Sagot ng asawa ko. Okay, so mag-dinner tayo mamaya. Hintayin kita. Anyaya ko at di muna siya kinumpronta sa nalaman ko kanina. May inip ka lang dito. Bakit? Di ka na lang muna mamasyal at magkita na lang tayo mamaya kung saan mo gusto mag-dinner. Nahalata ko na tinatabayo kong paalis ng aking asawa. Masakit ang aking loob dahil nagbago na talaga ito. At di na kasi kasing lambing noong naliligaw pa lamang. Okay, fine. Magkita tayo sa mall mamayang 5 PM. Sagot ko, sabay buntong hininga. Umalis na din ako sa opisina ng aking asawa dahil hindi ko makayanan ang panloloko niya. Hindi muna ako dumiretso sa parking lot kundi dumaan ako sa lobby ng building. Nagsuot ako ng malaking shades at kinausap ang mga receptionist. Hello? Bati ko sa mga receptionist sa ground floor. Yes ma'am? What can we do for you? Sagot naman ang isa. I'm applying for a secretary to Miss Tarun De La Paz. Sabi ng nakausap ko, look for Miss Jane. Pagkukunwari ko pa. Sure po ba kayo ma'am na si Miss Jane ang hinahanap niyo at hindi sa HR department? Sagot ng isa na tumingin sa iba pa nito mga kasama. Yes, sure ako. Kasi mag-direct daw ako kay Miss Jane. Dapat ba sa HR? Tanong ko sa babae. Kasi sa totoo lang miss, hindi ka matatanggap kung dadirekta ka kay Miss Jane. Bantay sarado yun sa jowa. Sa boss niya. Sabat ng receptionist. Uy, ano ka ba? Pigil ng isa. Akit na lang po kayo ma'am sa 15th floor. Thanks po. Ingat kayo ma'am. Sagot ng isa. Sige, babalik na lang ako sa isang araw. Iko-confirm ko muna. Salamat. Lalong sumikip ang dibdib ko sa narinig at nakumpirma ang relasyon ng dalawa. Nagsisisi tuloy ako kung bakit pa ako nag-usisa. Kaya umuwi na lang ako sa bahay. Ngunit hindi ako mapalagay at wala naman ako ibang masabihan ng problema.
Ayoko mag-alala pa ang mga magulang at mga biyanana. Napakabait sa akin. Iniyak ko na lang ang aking sama ng loob sa asawa hanggang sa makatulog ako. Nagising ako nang mag-ring ang aking phone. Hindi kita masasabayang mag-dinner. May meeting pa ako. Sad ni Taron. Ano nangyari sa asawa ko na dati mahal na mahal ako? Bakit niya pa ako pinakasalan kung nung bababae lang pala siya at babaliwalain ako? Siguro nga ay dahil sa aking itsura. Mga tanong ni Eureka sa kanyang isipan. Ayokong madepress at walang gawin sa problemang ito. Isinuot ko ang aking nightiest na regalo noong bridal shower ako. Mahubog ang aking katawan ngunit problema ang malaki kong bilbil sa tiyan. Kung maliit lang ito, ay pwede na at sexy sana kong tingnan. Si Taron naman ay nagtungo sa condo unit ni Jane pagkagaling sa opisina. Ngunit galit na sinalubong siya ni Jane. Nalaman ko ito dahil may kakilala ako doon at nakita si Taron. Pinakausapan ko ang kakilala ko na magbantay sa unit ko saan pumasok si Taron. Akala ko ba hindi mo mahal ang babaeng yun? Isang sabi niya lang sumusunod ka agad. Galit na sabi ni Jane at malakas ang boses. Iniwan ko nga siya sa restaurant, di ba? Para sunduin ka. Ngayon nandito ako imbis na umuwi ng bahay. Ano pa bang gusto mo? Galit na sabi daw ni Taron. I'm sorry honey. Nagselos lang ako kanina. Pinamumukha niya kanina na kanya ka. Nagpapaawang sabi nito sa aking asawa. Kung ganyan ka ng ganyan, maghiwalay na tayo. Ayoko ng babaeng mareklamo. Galit, sabay alis daw ni Taron sa unit na iyon. Honey, wait. I'm sorry. Huwag kang umalis, please. Kaya pala, maagang umuwi ng bahay si Taron ay dahil sa pag-aaway nila ni Jane. Ayaw niyang kinu-question siya sa mga ginagawa niya at lalong ayaw niya nang mareklamo. Nabutan niya naghahain ako ng panghapunan na nakasuot ng sexing damit. Ngayon lang ako nagsuot ng ganito. Lagi akong nakamahabang short o pajama sa bahay. Walang ayos at maluluwang na damit ang suot. Sambas lang kami nagtabi noong honeymoon namin at pagkatapos ay wala na siyang interes sa akin. Nakita kong natulala si Taron sa nakitang itsura ko. Lasing na siya? Maganda naman ang katawan ko. Malusog ang dibdib at maumbok ang puwitan. Sa titig niya ay parang nais niya akong angkinin. Marahil ay hindi dahil sa may pagmamahal sa akin kung hindi tawag lang ng laman. Nandito ka na pala. Kala ko may meeting ka pa. Saad ko. Magang natapos ang meeting. Pagsisinungaling nito. Kumain ka na ba? Adobo lang ang ulam. Aloko. Mamaya na. Mabilis na sagot ng asawa ko sabay hila nito sa bewang ko at tinalikan ang mga labi ko. Tinangka ko na itulak ang aking asawa ngunit mahigpit ang pagyakap nito sa akin. Dumidiin ang paghalik namin sa isa't isa. Naramdaman ko ang kakaibang sensasyon kaya't kahit galit ako ay hindi ko mapigilan ang aking asawa. Nagpaubaya ako sa kung anong gustong gawin ni Taron sa akin at hindi ko na iniisip ang pagtataksil nito sa akin. Wala akong masyadong experience at isang beses lang may nangyari sa amin ni Taron at noong honeymoon pa namin. Si Taron ang halos gumawa ng moves sa aming pagtatalik. Hindi katulad ng ibang babaeng na ikaman niya na marahil siya ang pinaliligaya. Pero alam kong nagustuhan niya ang aming pinagsaluhang init. Hindi katulad sa mga babaeng hayok na gumawa ng ganitong bagay. Nakangiti siya nang matapos na halatang nakontento sa gabing iyon. Ako naman ay tumalikod at pumatak ang luha. Pagkatapos namin ay saka bumalik sa aking isipan ang aking mga natuklasan. Maaaring tawag lang ito ng laman para kay Taron kaya't lalo ko nasasaktan. Hindi ko pinahalata sa lalaki na ito ang aking pagluha. Pumunta agad ako sa banyo para maligo ngunit sunundan ako ng aking asawa. Sabay pa kami nag-shower sa unang pagkakataon. Hindi pa nakontento si Taron kaya't muli ako nitong hinalikan. Bilisan na natin at nagugutom na ako. Sad ko dito. Mamaya ulit mahal. Malambing na sambit ni Taron. Gutom lang yan. Sagot ko naman. Gutom at uhaw sa'yo. Lagi kasing mukhang losyang pero iba ka ngayong gabi. Nakakaakit. Bulong niya sa tenga ko sabay kagat ng marahan dito. Konting lambing niya lang ay nakalimutan ko na mga kasalanan niya kanina sa akin. Bulong ni Eureka sa sarili. Pagkatapos mag-shower ay sabay kaming nag-dinner ng niluto kong adobo.
Napansin ko ang patuloy na pagngiti ng asawa ko habang kumakain. Kala mo, Anghel, at walang ginagawang kasalanan. Muling sambit ko sa sarili na kinikilatis mabuti ang kilos ng aking magaling na asawa. Ako naman ay walang ganang kumain at may pagkabalisa. Aalis pala ako bukas na umaga. May flight ako sa Cebu para sa isang business meeting. Sabi na Tyrone, sinong kasama mo? Pwede ba ako sumama? Tanong ko. Hindi pwede. Huwag ka nang sumama. One day lang yun at kailangan ko na ulit bumalik dito. Paliwanag ni Tyrone. Pagkakain ay nahiga na din sa Tyrone at nakatulog. Di naman mawala sa isip ko ang mga natuklasan. Dagdag pa sa alalahanin ko ang pag-alis ng aking asawa. Sino kaya ang makakasama ni Tyrone papuntang Cebu? Naghihinala din ako sa tunay na dahilan ang pagpunta nito sa Cebu kung totoong business meeting ha. Kinabukasan ay nagising na lang ako na nag-e-empake na si Tyrone ng kanyang mga dadaling gamit sa Cebu. Isang maliit na bag lang ang dala, ilang t-shirt at pants. Paalis ka na ba? Tanong ko. Oo, baka malate ako sa flight. Sagot ng aking asawa. Kumain ka na ba? Ipagluluto kita. Hindi na. Kagabi lang ay masaya siya ngunit ngayon ay wala siyang emosyon. Magbaon ka ng food, sausage o ham. Nagmamadaling lumabas ng kwarto si Tyrone. Dumiretso palabas ng bahay at di na nagpaalam pa sa akin. Tinanaw ko lang si Tyrone palabas ng aming bahay at wala na akong nagawa. Naisip ko na pumunta sa opisina ni Tyrone dahil may kutub ako na hindi ko may paliwanag at nais ko ng kasagutan. Hi Miss Dina. Bati ko sa secretary ng aking asawa. Ma'am, wala po si Sir. Nasa Cebu. Di niyo po ba alam? Agad na sagot ng sekretarya. Yeah? I know. I'm looking for Jane. Yayayain ko sana siya mag-lunch. Sad ko. Ma'am, wala din po siya. Sad nito. Is she in Cebu also with Tyrone? Tell me. Maotoridad na sabi ko sa sekretarya. Ma'am, I'm not sure po kung magkasama sila ni Sir. Isang tiket lang po ang pinakuha ni Sir sa akin. Paliwanag ni Dina. Okay, paki-open na lang ng office ni Tyrone. May kukunin lang ako. Sad ko na malumanay ng nakikiusap. Yes ma'am, okay po. Sagot ni Dina. Nagmasid-masid ako sa loob ng opisina at wala naman masyadong kakaiba. Umupo ako sa office chair at pinagmasdan ang lamesa. Wala ang laptop. Dala marahil ni Tyrone sa Cebu. Binuksan ko ang mga drawer at panay papeles lang ang laman. Wala akong makitang ebidensya ng pagtataksil ng aking asawa sa loob ng opisina. Mag-hire na ba ako ng tao para sundan ang aking asawa? Maya-maya pa ay may pumasok sa opisina. Tyrone, I need to talk to... Sa boss nito ay mukhang importante ang sasabihin. Matangkad ang lalaki at matipuno ang katawan. Guwapo ito at halos kasing edad lang din ni Tyrone. I'm sorry, but unfortunately... He's not here. Sad ko sa lalaki. Oh, Mrs. De La Paz. Gulat na sabi ng lalaki. He's in Cebu for some business meeting. Can I help you? What? In Cebu? Anong business meeting? Sad ng lalaki. So, walang business meeting sa Cebu? Nagtataka ang tanong ko. Natigilan ng lalaki at di alam ang isasagot. I'm sorry. I'm really not sure. Natatawa na nauutal na sabi ng lalaki sabay labas sa opisina ni Tyrone. Wait! Hinabol ko ang lalaki at nag-abot kami sa elevator. What do you know? Tell me the truth. May meeting sa Cebu o wala? May pababantang tanong ko sa lalaki. Miss De La Paz, hindi ko talaga alam. I just need to talk to him right now at di niya sinasagot ang mga tawag ko. Paliwanag nito. Bakit gusto mo siyang kausapin? Anong kailangan mo sa kanya? Usisa ko pa dito. Habol ko pa rin ito hanggang sa basement parking at hindi ko tinatantanan ang lalaki hanggang wala akong nakukuhang sagot mula dito. Business as usual, Mrs. De La Paz. Safe na sagot nito. Bakit mo ako iniiwasan? Pangungulit ko pa. Ma'am, I'm also a businessman. Busy ako at maraming kailangan gawin. Nagmamadali lang ako. Pinindot ng lalaki ang unlock button ng remote ng sasakyan. Agad itong sumakay at sinabayan ko din siya pagsakay sa passenger seat. Ma'am, what are you doing? Nagtatakang tanong na lalaki. Sasamahan kitang hanapin si Tyrone. Sagot ko sa kanya. We're going to Cebu? No,
Exactly. Pero kung gusto mo, pwede naman. What's your relationship with Taron? Wala man lang ako kilalang friends niya or business partners. So, what do you want to know? Sasama ka ba talaga sa akin? Hindi ka ba natatakot, Mrs. De La Paz? Napangisa ako at napatitig ng masama sa lalaki. Ikaw matakot sa akin. Just drive. Go wherever you want to go and answer all my questions and don't even lie to me. Pagbabanta ko pa sa lalaki. Papasok na ako sa work. Umuwi ka na, Mrs. De La Paz. Just call me Eureka and we can be friends. Sa office mo. Diyan lang sa JC building. Ipahatid na lang kita sa driver ko. Nope, Mr. Businessman. May dadaanan din ako dyan sa JC building. At sino naman? Alam mo ba kung ano mga business ang nasa building na yan? Of course. I need to see JC. We'll have lunch today. Confident na sagot ko na halatang imbento ko lang. Sino JC? Nagtatakang tanong ng lalaki. Ikaw pala ang walang alam. Si JC yung may-ari ng JC building. Sino pa? Maybe that's why you're looking for Taron. Kasi wala ka masyadong connection na mataas. What's your business, ha? Small time ka ba? Pangiinis ko sa lalaki na sa palagay ko ay kasama lagi na Taron sa pambababae. Natatawa naman ang lalaki sa mga sinasabi ko. You're a crazy girl and slight funny. For your information, Miss Eureka, matagal nang patay si JC ng JC building.